pumapasok doon. Tingnan natin kung may tatapat doon sa presidential. Okay. Jejomar Binay, 537,925. Mar Rojas, 470,227. Loren Legarda, 203,957. Muli, these are partial and unofficial po. Maliit pa yung numero compared to 50 million registered voters po at sa tinatayang 80% o 40 million na boboto. So, maliit na numero po, wala pang 1% kumbaga ang pupasok sa amin dito. Pero asahan niyo po na every 10 minutes, i-refresh po namin yan. Pero kung titignan mo, kung suma total, umaabot na tayo siguro ng mga around 1.5 million to 2 million dito sa mga nakikita nating numero ng boto. Kasi hindi pa naman natin nabibilag yung mga nasa pang-apat pababa na pwesto. Doon sa mga senador, tignan natin ang ating bilang. Mayroon na rin ba tayong update? Mamaya bibigyan po namin kayo ng update. Again, ito po ang partial unofficial TV5 count po namin dito. Electronically transmitted po sa amin dito. At every 10 minutes ay nire-refresh natin yan para nakukuha po natin yung mga bago. Mamaya rin po, ay babalikan ko yung aking toy mamaya. Oh. At titignan natin, again, maaari pa rin po kayong magbigay, mag-post ng inyong mga opinion or mga reklamo or mga reports, mga experience ninyo sa ating Facebook account, Journalismo. Sumali lamang po kayo doon at mamaya po ay babasahin natin yan isa-isa. Mamaya din na meron tayong makukuha ang tinatawag na exit polls nga, no? At SWS. Oo, medyo excited yung mga tao din para sa exit polls na yan, no? Sir Dindo, itong exit polls, what will it reflect sa tingin mo? Pag ito ay maganda ang pagkagawa sa Scientifico, may kredibilidad naman ng social weather station, mapapakita nito sa atin ang naging takbo ng eleksyon from a perspective ng mga botante mismo. Kasi ang konsepto ng exit polls ay sa paglabas nila sa presinto, na-survey sila. Interview agad sila? Interview. At ito ang exit polls. Ang maganda nga dito ay nagiging parang panghadlang yan sa mga pandaraya dati. Yun nga lang, napakabilis ng boto ng bilang ng boto dati. Yes. So simultaneous na excite ang ating mga manunood dito. Speaking of napakabilis, ito na ang ating hinihintay. Kanina binigay ni Paolo ang sa presidential and vice presidential. Ito po tayo sa mga senador naman. Bong Revilla, 729,874. Estrada, Jinggoy Estrada, 681,089. Defensor, Miriam Defensor Santiago, 601,980. Enrile, 555,261. Happy si Manong Johnny niyan. At si Derelon, 531,022. Marcos, 488,099. Cayetano, 463,260. Recto, 431,374. Ito po ay mula pang una hanggang pang walo. Sa ninth place naman. Lito Lapid, 425,876. Soto, 402,372. Osmeña, 372,227. And rounding up our top 12, we have TG Gingona with 336,657. Pero yung mga maaari pang makapasok ay yung nasa 13, 14, 15. Actually, sometimes hanggang 16, 17. Mm-hmm. Pwede pang may masungkit na pwesto dyan sa ating top 12. May na depende may kung, oo, kung vote rich at pabor sa kanila ang particular na lugar na yun. No? De Venecia, 287,312. Biazon, 281,443. Hontiveros, 279,124. Mm-hmm. Ito po ay partial and official count na ginagawa po natin dito sa TV5. Doon po sa sinasabi natin, ito, lalo na sa mga senador, malaking bagay ang kanilang mga probinsya. Yung mga bailiwick nila. Oo, bailiwick nila. Kasi katulad, iniisip ko, De Venecia, well, I'm not saying naman na ito ay magsusolid, pero kung ito ay, kung talagang susuportahan siya ng mga kababayan niya, advantage na dahil nasa may 1.6 million na registered voters doon. Ito ay kung susuportahan ng solid. Pero isipin rin natin na karamihan sa kanila ay national figures already. Kilala na bilang isang mga kilalang individual, kilalang dating senador, congressman, may pangalan. No? So malaking tulong ang mga baluarte nila, pero maganda rin tingnan na nationally, kilala sila. It's really about awareness and the translation of that awareness into votes. Pwede nga kunwari ay nasa Cebu ka, malaki nga yun, 2.4, solid sila. Pero hindi ka pakilala sa ibang lugar, nationwide,
national, kagad ang posisyon na tatakbuhin mo, maaring sikat ka bilang gobernador, pero hindi ka kilala ng buong Pilipinas, mahihirapan ka. Yes. Given this process, no, Prof, given this process, the speakers and all these social websites, meron bang pag-asa ang isang tao na hindi masyadong kilala na maaaring makasingit siya in the future at manalo? Siguro, balikan natin sabi ko kanina na ang malaking opportunity ay pag hindi presidential election. Mm-hmm. Tapos ikalawa, balikan natin yung datos na napakita natin kanina, sinabi ng Pulse Asia Media. Mm-hmm. So may dalawang klase ng media. Sa 2013, magkakaalaman na. Traditional media at saka new media, yung mga social networking. Yun nga. Yan ang magandang tingin natin. Then suddenly, makikita natin the power of information. Mm. Mm-hmm. Prof, yung tinatawag natin mga party ano affiliation, kumbaga, sa nakikita natin na lineup sa senador, no? Paano bumoto yung tao sa nakikita ninyo? Were they particular doon sa party? Were they particular doon sa presidenteng umi-endorso sa kanila? O doon lamang sa stock knowledge na ito, senator to, gusto ko ito, bitiwala ko dito? Kapansin-pansin doon sa unang, siguro hanggang kay Senator Soto, Senator Osmeña, may track record. May track record na mga senador at binabalik lang natin sa Senado. Kay Bongbong Marcos, may pangalan yan. Hindi siya kailangan endorso ni Manny Villar. Pero dun sa mga kapansin-pansin dyan ay sila Senator Biason, si Senator Gingo, na mababasa sa post initially. So unti-unti silang bumalik sa top 12, top 13. Si Risa Ontiveros na nabanggit natin. No? Kaya doon mapapansin natin, may konting tulak na nangyari sa partido nila. At dahil malakas din yung kanilang pangulo, nakatulong sa kanila. At this stage, tinitig natin mga numero. Kaya Joey De Venecia naman, hindi partido yan. Yung kanyang nakita siya sa TV. Napanood. At binalikan niya yung issue na yon, yung tungkol sa NBN. Nitong kampanyang ito. Pinakita din tapang niya, kumbaga, parang ganun. Sa mga naka-line up sa senators na kita natin dun sa top 15, may independent ba dun? Si Senator Soto. Siya lang? Siya lang ang independent. Pero may track record na, kumbaga, nagbabalik lang sa Senado. No? Kasi he's also known for PIDEA. Yes. Diba? So, kumbaga, the Drug Enforcement Agency, doon siya na nakilala. Kumbaga, baby na yun. So, malaking bagay talaga sa mga voters natin ngayong 2010, yung tinatawag na track record pagdating doon sa mga tumatakbo bilang mga senador. Okay, so let's pause for a break. Mukhang marami na tayong napag-usapan at marami tayong mga numero ang ibinibigay sa inyo. Pero dadami pa po yan. Dahil every now and then, magbibigay po kami ng update sa sanili naming count. We call it the TV5 count. In partnership, syempre, with iAcademy at EPLDT. Ito po ang pagbabago, 2010. Magbabalik po kami. At nagbabalik, syempre, ang pagbabago 2010, ang ating special election coverage. At tuloy-tuloy pa rin po, syempre, ang ating automatic update ng aming sariling count, ang TV5 count, sa pamamagitan ng aming VizRT Graphics, ang EPLDT, isa sa mga partner namin, at ang iAcademy din. Ang mga partial and unofficial counts po, every 10 minutes, kami po ay magre-refresh o mag-update po dyan at ilalabas po namin dyan sa aming mga big screens. In fact, ngayon, ilalabas po natin ang ating count. Aquino, tingnan po natin, 525,449. We have dati Pangulo Joseph Estrada, 359,995. Manny Villar, 242,080. We have Gilbert Teodoro, 150,133. We have Gordon Villanueva. Hindi natin makita yung numero ni Villanueva sa ating malaking screen, no? You have 425,547. Ang galing naman ng mata mo. At punta natin si Senator Dick Gordon, 14,274. Vitaliano Acosta, 7,006. Nick Perlas, 1,919. Jambi Madrigal, 1,642. Kapansin-pansin na wala yata dyan sa bilang na yan si JC De Los Reyes at ang naisama ay si Vitaliano Acosta na na-disqualify na po ng COMELEC bago pa ang eleksyon, no? So tingnan natin kung makuha natin mga numbers naman ni JC De Los Reyes mamaya. So yan po ang ating vice president.